Carmelo Anthony mukhang ang magkaroon na ng bagong team for next season. Matapos nga na ibalida na considered nga siya as a potential signee para sa team ng Boston Celtics. Matapos nga yan na ma-injury ang kanilang bagong player na si Danilo Gallinari. So parang pupuna na papalitan muna ni Carmelo etong si Gallinari hanggat nagpapagaling nga siya sa injury. At yan na, si Melo ang perfect replacement para kay Gallinari. Offensive machine nga mga idol. Nakita natin si Carmelo last season na mag-average ng 13.3 points per game, 4.2 rebounds, 1 assist at most importantly, 37% field goal percentage. Napakataas nga niya ng mga idol. Talagang makikita mo na very efficient si Carmelo pagdating sa kanyang mga 3-pointer at mostly nga mga idol catch and shoot yan. Kaya nga good addition ito for sure para sa team ng Celtics kung makakuha nila itong si Carmelo. At ngayon naman mga idol ay pag-usapan nga natin itong sinabi ni LeBron James. Dahil hindi lamang si Bronny ang kanyang gustong makalaro sa NBA, gusto niya na nga rin isama pati ang kanyang younger son na si Bryce James. Sabi niya, "I definitely be looking at who got first round picks in 2024-2025 para yan kay Bronny at pati na nga rin daw 2026 at 2027 para nga dito sa kanyang anak na si Bryce." At sabi niya nga mga idol, "I feel like I could play for quite a while. It's all up to my body nga daw. Pero mas importante nga daw ang kanyang mind. If he can stay sharp nga daw at motivated, ay sky's the limit nga daw sa kanya at kaya niyang lumampas pa doon." So feeling ni LeBron, kaya niya pa maglaro mga idol hanggang 2027-2028 season. At probably nandiyan na ang mga anak ni LeBron James sa NBA kung madraft nga sila. Pero for sure naman yan mga idol, madadraft yan. Hindi lamang dahil sa kanilang mga basketball skills, pati na nga rin sa kanilang dalang apelido. Pero nga mga idol, isang sigurado sa balitang ito, wala pa sa utang, wala pa sa isip ni LeBron James ang salitang pagre-retiro. Pero anyways nga mga idol, para na sa ating panguling balita ay pag-usapan nga natin ang siguradong magiging motivated naman na Golden State Warriors for next season. Kahit nga sila ang reigning at defending NBA champion, parang binastos, dinisrespect pa rin sila ng ESPN. Dahil naglabas nga sila ng listahan kung sino sa tingin nila ang mananalo sa Western Conference Finals. Clippers 8 ang bumoto, Suns 3, Warriors 3, Nuggets 1 lamang. Pagdating naman sa NBA Championship, Clippers 5 ang bumoto dyan, Milwaukee Bucks 4, Celtics 4, at Golden State Warriors mga idol nakakakampyon lamang ay 2 lamang ang boto na nakuha, which is very disrespectful for sure. At mga idol, alam naman natin na itong si Stephen Curry ay nagtatanim ng sama ng loob. Ginagamit niya ngang motivation itong mga ganitong pang-disrespect nga sa kanilang team. Kaya naman good luck na lang sa buong NBA mga idol dahil nakita naman natin kung gaano nga kalakas ang motivated na Golden State Warriors at especially motivated na Stephen Curry.